Matinding kayamanan ng West Philippine Sea isiniwalat po ng mga mayayamang negosyante. Magandang oras po sa inyong lahat, sa lahat ng ating mga kababayan, lalong-lalo na po sa lahat ng mga solid sangkay. So ito, mga sangkay, magandang pag-usapan po ito ngayon at alamin po natin ano nga bang impormasyon ang inilabas nito mga mayayamang negosyante patungkol po sa yaman ng West Philippine Sea, pinag-aagawang teritoryo o pinipilit na sakupin ng China ngayon. Bago tayo mag-umpisa, paki-subscribe po muna yung ating YouTube channel. So i-check nyo po sa ibaba, may makikita po kayong subscribe button. I-check nyo po ngayon mga sangkay, sa baba ng video na to. I-click nyo po yung subscribe, i-click ang bell at i-click nyo po yung all. Dahil dito mga sangkay, 1.22 million subscribers na po tayo. Talagang paangat po tayo ng paangat. Kaya naman, isubscribe nyo na po itong ating YouTube channel. Sa mga nanonood po sa Facebook, huwag nyong kalilimutan na i-follow po ang ating Facebook page. At ito, may papagawa lamang po ako sa inyong saglit. Sa mga nanonood po sa Facebook, sundan nyo lamang po ako. I-check nyo po sa itaas ng video, kagaya po ng nakikita nyo po sa screen ngayon. So, gawin nyo po ito ng aktual. Ito mismong video na pinapanood nyo. May makikita ka po kayo dyang tatlong tuldok bandang itaas ng video. Okay? Tatlong tuldok sa itaas ng video. Pindutin nyo po yung tatlong tuldok. May lalabas po na show more. Pindutin nyo po yung show more. At ayun, mga sangkay, tapos. Ganyan lamang po kadali. At ito na, mga sangkay, pag-usapan po natin ito. At alamin po natin ang totoo tungkol po dito. Ayon po sa report, mga negosyante, mahalaga ang West Philippine Sea sa pagpapababa ng presyo ng kuryente at petrolyo. Okay, panoorin mo natin. Iginiit ng mga negosyante na may potensyal na maging malaking tulong ang West Philippine Sea sa ekonomiya ng Pilipinas. Mm-hmm. Kaya dapat lang daw na alagaan natin yon. Alagaan at ipagtanggol. Yun po dapat. Alam nyo kung noon pa po ito binigyan ng halaga ng maraming mga administrasyon, hindi sana hindi po yan nakubkob ng mga Chekwa, yung mga Chinese, 'di ba? Kaya nga lang mga sangkay, dahil po sa kapabayaan ng mga past administration. So, ayun mga sangkay, nagulat na lamang po tayo. May Vietnam, mayroon pong China na. Nasa frontline ng balitang 'yan si Shayla Francisco. Protektahan ng West Philippine Sea. Yan ang rekomendasyon ng ilang negosyante para pababain ang presyo ng kuryente at petrolyo sa bansa. Okay, yan po yung isa sa pangunahing problema ng Pilipinas, di ba? Yung kuryente natin, di ba? Nangangamba nga po tayo na magkakaroon po ng rotational brownout dahil sa kakulangan ng supply. Tapos yung petrolyo, so malaki po ang potential. Ayon nga po sa report, di ba? Napakayaman ng West Philippine Sea. Kaya nga po gustong kunin ng China yan eh. Pinipilit po nilang angkinin. Bakit? Andun po yung oil reserve and gas reserve. Ito po yung pinupunto ng mga negosyante. Marami raw kasing reserva ang West Philippine Sea na pwedeng gamitin ng Pilipinas para sa sariling produksyon. Hmm, diba? Ganyang kayaman ang West Philippine Sea. Sa ngayon, nasa 60 pesos kada litro ang average na presyo ng gasolina sa ating bansa. Grabe, pagkamahal-mahal mga sangkay, no? Napakamura lang po na ito. Babalikan po natin yung araw, talagang napakamura lamang po ng oil sa bansa, ng gas. Pero ngayon, tignan nyo po ang nangyayari. Dumoble, umabot pa sa triple yung pagkamahal nitong petrolyo. Pero sa Malaysia, higit na mas mura kung saan katumbas ng 20 pesos kada litro ang kanilang presyuhan. Diba? Malaysia, ganyang kamura. Bakit ganun mga sangkay? Nagagawa raw yan ng Malaysia dahil mataas ang kanilang produksyon. Mm. May sarili po sila eh. We are oil production is only 6,000 barrel per day compared to our neighboring countries average 1 million barrel a day. Grabe, no? Mura lang eh. 20 pesos, just imagine. 20 pesos. Bakit? Bakit ganun kataas? Kasi umaasa lamang po tayo sa pag-aangkat ng gas and oil from, I think, Middle East. Mga sangkay. Wala po tayong sarili talaga. Alam niyo nung panahon ni Ferdinand E. Marcos, maganda sanang tulong to eh. Ito po yung hindi alam na maraming mga kabataan kasi.
during Ferdinand E. Marcos, talagang ito po yung may binuo po si, si Apulakay, yung matalinong Marcos, na mga scientist to a team, mga sangkay na nagre-research patungkol po sa oil, patungkol po sa yaman ng karagatan natin at marami pa pong iba. Kaya nga po, muntikan po tayo magkaroon ng nuclear power plant, di ba, doon sa Bataan. Sayang po yun. Di sana ang baba ng presyo ng kuryente natin ngayon. Tapos, dapat madagdagan pa yung ano natin sa dagat, no? Pagkukunan ng supply ng petrolyo. Kaya nga lang, sayang mga sangkay, nung pumasok yung ibang administrasyon, naging busy po sa politics instead na palaguin po, mag-create ng mga iba't iba pang klaseng solusyon para po sa Pilipinas. Gagaya po ng West Philippine Sea, napabayaan po yan. That's why they can put in subsidy. Philippines, we don't have oil. But diba? We have a very big reserve in West Philippine Sea. Oh, yeah, very big reserve. That's why they are very interested on the Philippines. So let us not let go of it. We should protect our territory. So, ibig sabihin, tama po dito si Bongbong Marcos sa tinatahak niya that we have to protect our own territory, ang ating bakuran mga sangkay. Yung buong West Philippine Sea, napakayaman po niyan. Lalo-lalo na po kung pag-usapan na po natin yung buong area ng South China Sea. Kaya nga lang, dahil po sa sobrang gahaman po talaga nitong China, gusto po nila ang ginin pati po yung West Philippine Sea. Yung sakop na po ng EEZ, yung exclusive economic zone ng Pilipinas. Hindi ba naman? Ay nako. Pero ayon sa National Economic and Development Authority, hindi naman kailangan i-subsidize ang presyo para mapababa ang halaga nito. Pwedeng piliin na lang ang mga bibigyan ng subsidiya. We can subsidize the power needs of vulnerable sectors like for example your public transport. Used by ordinary citizens. We need to take the welfare of those vulnerable, the low-income groups, so are at least able to afford these price increases. And we have programs for those. So we give targeted subsidies. Natalakay ito ng mga negosyante sa Philippine Economic Briefing kasamang gabinete ng Administrasyong Marcos. Pinag-usapan dito ang issue ng inflation. Okay. Ngayon ito mga sangkay. Balikan po natin. Maganda kasi ito eh. I'd like to share with our audience here today why is it the fuel prices and power prices in the Philippines is higher. Ito ha, si Ramon Ang po ito, mga sangkay. Ang president at CEO ng San Miguel Corporation. Compared to our neighboring countries. So bakit daw po ganung kamahal yung oil natin kumpara sa ibang mga bansa? As you know, we San Miguel and Petron is in Malaysia. In Malaysia, the prices of gasoline is 20 pesos per liter. Grabe, no? In the Philippines is 60. Grabe. Triple. Reason, Malaysia subsidized 1/3. The other 1/3 is taxes. Philippine government impose taxes and our neighboring countries don't impose taxes. But if you look at it on a equal basis, our prices if without the subsidy and without taxes is even lower than Malaysia, Indonesia, and Thailand. It's also the same as power. Our power generation compared to our neighboring countries are lower. But we impose taxes on the power sector, on fuel, and we also don't subsidy. We don't give subsidy on power. That's why our power prices are higher. But if you are a foreign investors that want to come to the Philippines. Yan na, foreign investor. Hello, yung economic cha-cha, kailan pa ipapasa ng Senado? That is not a reason for not coming. You should come and put up your own power generating plant in your factory, which is very easy to put up. And Philippine government encourage all big energy consumers
to put up. For example, if you want to put up your own nickel processing plant, you put up your own power plant. It's welcomed by USEC Marasigan. I think our country is market force compared to our neighboring countries. Our neighboring countries are still subsidizing heavily on fuel and power. Why are they able to do it? Because Malaysia has its own oil production. Diba? Meron pong sariling oil production ang Malaysia, kaya 20 pesos, sobrang baba. Malaysia, Indonesia, Thailand, Vietnam, we, our oil production is only 6,000 barrel. Grabe. Per day, compared to our neighboring countries, average 1 million barrel a day. That's why they can put in subsidy. Philippines, we don't have oil. But we have a very big reserve in West Philippine Sea. Yun. That's why they are very interested on the Philippines. So let us not let go of it. We should protect our territory. Salamat po. Andun yung yaman sa West Philippine Sea, mga sangkay. Kaya tama po talaga yung tinatahak ni Bongbong Marcos ngayon na kailangan po natin mabakuran na kung ano yung sa atin. At sana noon pa po ito. Ito ako mismo, mga sangkay, nangihinayang ako. Kasi dapat noon pa po ito nagawa ng maraming mga administrasyon. After Ferdinand E. Marcos, dapat pinagpatuloy yung pagbabantay sa mga teritoryo natin. Kasi during Ferdinand E. Marcos, bantay sarado po yan. May mga nakalagay po doon, mga sangkay. Hindi ko alam kung pwede kong ipakita dito. May nakalagay pa po noon dati, mga sangkay, na this is Philippine territory. Nakalagay pa po yun, mga sangkay. Pinapaalis nila yung mga dayuhan nagnanais na pumasok. Tayo yung nang wawater cannon noon. Pero tingnan po natin yung nangyayari ngayon. 'Di ba? Napakalayo na po talaga ng narating ng panahon, at ang nakakalungkot na pabayaan po natin yung yaman na mayroon po sa West Philippine Sea. And I hope sana makarecover po tayo. Mabalik po sa atin yung kabuuhan, mga sangkay, no? Ano po ang inyong komento tungkol po dito? Just comment down below. Meron po akong isang YouTube channel, Sangkay Janjan Daily. Paki-subscribe nito po, guys. Kasi dito po ako nag-upload ng mga video patungkol po sa mga lakad ko, mga nakakatuwang vlog po ang meron dito. So kung gusto niyo pong mapanood ako, mga sangkay, sa mga lakad ko dito, click niyo po yung subscribe, i-click ang bell at i-click niyo po yung all. Hanapin niyo lamang po ito sa YouTube. Ako na po ay magpapaalam, mag-ingat po ang lahat. God bless everyone.